Yo, what's up? Nandito na naman tayo sa balitang hip-hop. Mainit na naman itong ibabalita ko sa inyo. At pero bago lahat, shoutout muna kay Rick, no? Dalagangan, yan. Shoutout sa'yo, Rick Dalagangan. At shoutout din kay Saldi Guerrero. At shoutout din kay Alian Charles Mino from Bukidnon. At shoutout din kay Mob C. At shoutout din kay George Guyaman. Yan, pati kay Dalmas V Mercado. At shoutout din kay Padin TV, no? B13K Barrio 13 Canto. At shoutout din kay Jefferson Noblesa. At shoutout din kay Siray, no? De Vera. Yan. At shoutout din dito kay Betoy 19, ano? Pandan Ging Goog City. Shoutout sa iyo. Ay, may barangay pa. Barangay 25, no? Shoutout sa iyo. Pati kay R2K Designs. Yan, mga kapatid. Bago tayo dumako sa mga balita. Eto na. Alright. Huli na namang hinawatan ko papel at lapis para mabuot at maisulat ko galit kong labis. Pagkat puno na ngayon na sa loob, dapat kalusin at matalop. Ang paglapasangan nyo sa akin ay sa kalooban ko, hindi ang ko. Hindi ako sinilang sa mundo para gaguhin nyo na lang. Hindi ako pinanganak dito para babuyin nyo na lang. Pinanganak ako na maayos, mabait at simpleng tao lang. Pero kung mababaliwala yun, si Terang Bulan na lang. At ito na mga kapatid, sobrang init talaga ni Bastee tsaka ni ano. Nagpo si Bastee, no? Di inulanan ka, you know, huwag kang padalos-dalos sa salita, bata. Hindi porket di ka nakakaranas ng hirap, mamaliitin mo na ang mga OFW, maraming bayani dito na OFW na nagtitiis na di makita mga pamilya nila para sa kinabukasan. Mr. BJ Prowell, tama naman yun. At sinagot, kasi ito yung post ni ano eh, bago sumagot si Bastee, ito yung pinos ni ano ni BJ Prowell, no. Ang masakit na katotohanan ay kaya ka. Kaya ka na nagpakalayo sa sarili nating bayan at sa pamilya para kumita ng pera. Kasi hindi kayang ibenta yung kanta mo. Naiinggit ka sa mga successful sa music nila. Kasi yun ang pangarap mo. Yung pangarap mo nakita mo sa iba. Sa totoo lang naawa na ako sa iyo. Kaso nakikipagkulitan ka din eh. Ikaw unang nag-trip sa amin. Kahit di ka namin kausap. Kaya pork chop ka pa rin ng Pinas. Ayan, paalam na. Busting. Yan ang sinabi, no? At yun, yung sinagot siya ni, ano, ni Bastee. Diba? At ito pa, no? Sinagot to ni Bastee. Sabi ni Bastee dito, mas pipiliin ko mag-abroad para mag-level up na kung ano meron ako noon at nadadagdagan ngayon ng knowledge. Hindi kailangan ang pirma o kontrata kapag loyal ka. Expired na ang kontrata ng iba, pero bakit nananatili pa rin sila, kung asan sila? At umaalis ang mga ibang hudas. Matagal ko nang nakamit ang pangarap ko sa rap boy. Yun yung kasama ko ang hari. Sa'yo na ang mainstream mo. Bonus na lang pag nagbigay sa akin yan. Ang masakit dito, kung masakit man o lumaos, meron pa din akong trabaho. Ikaw, masakit ba? Namnamin mo. Yan yung sinasabi niya. Kaya, kaya mga kapatid, siyempre, ang kanilang usapan pa rin ay lumala pa rin to, no? At naglabas dito ng kanta si, okay, si Bastee naglabas siya, no? Ito yung kanta niya. Condolence by Bastee, no? Di mo ata naiintindihan. Sabi ko one on one. Condolence, hindi one versus two. Not fair. My friend, no? Tilapia, very cheap. No good. So, ito guys yung kanta ni Bastee. Pakinggan natin. Isda, yung isa pa pam-pam. Condolence, sumalangit na wang ang aking asam. Nagpapari pa ako noon at nagpapaparampam. Masakit malanggam, di ba sobra kang relate? Pagbukas pa lang ng FB mo, meron na nag-hate. Araw-araw binabash ka, paano bigonin ka? Lalo na yung maliit na mukhang nabahita. Daming ginagaya ka
patay ako kasi mas yes. lalo na crazy bone yes, aking minamani at kumataba kasi marami ko pambili di tulad sa'yo sanay ka na sa pepe pahingi yeah. Yan mukha mo din kasi spoiled ka makulit yeah. Panay sinturo ng abot mo siguro sa iyong threat kaya ganyang ka legit minulis tsaka kasi pinapasa mo na lang ang galit mo kay Bastee. Condolence sa dalawang taong nonsense naninira ng iba para lamang sa AdSense sumalangin na sana kaluluwa ng dalawa kung gusto mo disbakan bili ikaw lang na mag-isa. Condolence sa dalawang taong nonsense naninira ng iba para lamang sa AdSense one on one. Yun ang mga kapatid at naglabas na rin si Bastee at hindi rin nagpatalo itong baby boys, naglabas din sila ng sagot no, yung scam. Kasi diba yung pam-pam, ito naman, scam. So guys, pakigyan natin itong kanilang balikan. Ayun na ba yung 1 linggo mong pinaghirapan? Ano pinaghirapan yun? Tangin. 1 linggo? Isang oras lang namin yun eh. Yun na mo, taba? Kamustang my friend? Bagal magsulat, tignan mo eto. May bawi agad, sarap paglaruan. Nitong baboy na iyakin, sumusunod siya kung anong aking sasabihin. Sabi ko labas ng batok, aba uto-uto. Kala ko, brainy ka, eh ba't kayo muko? Maliit daw ako, malaki ka lang. Mukha daw labahita, pare inggit ka lang. Kasi puro hita ka, di kita ang leeg. Inggit ka sa tattoo ko yung sayo kasi bootleg. Halatang nahihirapan ka sa pagsusulat. Paulit-ulit lang ang anggulo, walang rebat. Partida, nagpasulat ka pa yan kay Joe. Maganda yan, 1,000 na lang kayo. Kung talagang malupit ka, mag-aantay ako. Bigyan kita ng 2 hours para masagot mo to. 1 plus 1 equals 2. Baboy ramo, baboy ramo. 1 on 1 sabi nito, tangina mo. Sabi ni Joe, 1 plus 1 equals 2. Baboy ramo, baboy ramo. 1 on 1 sabi nito, tangina mo. Sabi ni Joe. Yun na nga no, talaga namang mainit na mainit ang dalawa na to. At sinerto ni Joti no, yung kay ano rin, kay Bastee, yung condolence by Bastee. Talaga ng mga talagang umaalab at sumisilakbo no. Pero bago ang lahat pala no, Joti, ay happy birthday sa iyo kapatid na Joti no. At binati ka ng buong Dunggalo. Happy birthday sa nag-iisa sa aming kapatid dito sa Dunggalo Records, kapatid na marami na sa maraming pagkakataon ay palaging bahagi ng paggawa at paglikha ng musika at kaagapay ni Kuya Drew, isa sa kanilang halige na Tagalog rap mula noon hanggang ngayon no. Maligayang karawan Sir Joti, pagbati at well wishing mula sa lahat ng staff at Dunggalo family DS1 yan plus DS2 yo. Happy birthday dyan kay Joti at dumako ulit tayo dito guys kay ano, kaya dito sa mga baby boy. Alam mo, natutuwa talaga ako dito eh. Grabe. Syempre, nagposto si Bastee. Sinabi ni Bastee, "The King once said pag nakasama ka sa isang album ko or nakasama mo ko sa iisang kanta, kapatid ang turing ko sa iyo." Ano, checkmate na ba? Hindi lang ako Dunggalo, Tukmol, Dunggalo Records ako. At ito mga kapatid, isinero to ni Billy. At sinabi kay Bastee na ito ang basihan na nagpapanggap na Dunggalo si Bastee at Got Mike. Talaga siya na homeboy lang ni Joe Meme. Huwag mo kaming bubuhayin, Choco Melon, hindi porket naka-featuring ka ni King AE, Dunggalo Records ka na. Paano sila Jano Gibbs, Francis M, nakakasama niya sa kanta, so Dunggalo na rin sila? Taba-taba, ang taba-taba mo, ang payat ng utak mo. At sasabihin mo pa na Dunggalo Records ka pa? O di ba? Record label ang Dunggalo Records at mainstream rap recording sa Pinas, dapat may kontrata 'yan. Sa bawat artist, hindi record label 'yan. Pag walang ganun, so ganito gagawin natin. Yung rap artist ka talaga ng Dunggalo Records, dapat may patunay ka na pumipirma ka ng kontrata. Color room ka, Choco Melon. Pag wala pag wala kang pinakita, yari ka sa mga fans ng Dunggalo Records. Pag wala kang pinakitang signing contract, ikaw ang sumisira sa pangalan ng Dunggalo Records. Feeling artist ka, niloloko mo lang ang Dunggalo Records fans no. Litsunin ka sana ng konsensya mo. Kolorum ka sa mga ibang tropa kong legit na Dunggalo Records no. Yun ang kanyang ano. Mainit talaga sila no. Grabe. At naglabas din to si Bastee. Ito nga yung nilabas na
ano, request by many. Ito nga yung condolence na yun, para nagpiprito ng tilapia. So guys, tignan natin ito. Sabi ng kuya mo, may asawa ko ng iba. May magandang letter sa box ng tita. Doon ko nakita, ako ay niloloko mo sinta. A few moments later. Mukha kang una nung titi na namamayag pa. Condolence sa dalawang taong nonsense. Naninira ng iba para lamang sa AdSense. Sumalangin na sana kaluluwa ng dalawa. Kung gusto mo disbakan bili, ikaw lang na mag-isa. Condolence sa dalawang taong nonsense. Naninira ng iba para lamang sa AdSense. Yun na mga kapatid, napakinggan na natin. Pakakulit sila ng pakulit, no? Pero guys, dumako muna tayo kay Kuya Andrew, no? Get ready to be excited for the premiere of our brand new shows, no? Born to be Star tonight at 7 PM, repost TV5 Manila. Ah, may bagong show si Kuya Andrew. At ito, meron sample na nilabas silang video. So, tignan natin, silipin natin. Meet the Star Agents. Minsan, seryoso. Pero madalas, masarap kasama. Born to be Star! Born to be Star! Kuwela! Get to know them more dito sa Born to be a Star. Saturday night. Yung nga mga kapatid, nasilip na natin, ano? Kaya congrats kay Andrew, may bago siyang show sa TV5. At dumako naman tayo dito kay Balasubas. Sabi niya, nababahagian ng payo ng hari. Hindi man kilala. Ganyan ang matatamo mo kapag may respeto ka sa nauna since day one. Ah, ito yung kanta ni Balasubas, yung since day one. So labas na to, di ba? So guys, pakinggan natin tong since day one ni Balasubas. Ako ng rap, 13 taon pa lang ako. Sinasabayan ko na mga kanta ni Kuya Drew. Salva Kuta Death Threat, Kuya Francis Magalona. Kaya gano'n na lang ako, rumispeto sa nauna. Mga puno nagpayabong, nagbigay ng mga aral. Nagtaguyod na palawakin ang daang dating masukal. At pula ng karunungan, dun kayo mabibilib. Kahit ngayon sa kasalukuyan, kanta nila maririnig. At kung pabilisan ang mga linya, may aral at palaging Glock 9. Mga boses na makatang matuturing. Abilidad ng kahusayan na pasakin, ano pa? Mga tanong mo ba sa isip ay nasagot ko na. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. At sila rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na magagawa ng mga awiting magbigay inspirasyon sa mga bagong lalabas sa makabagong henerasyon. Yun lang, matuto kang rumispeto sa nauna. Kasi wala ka naman ngayon kung wala sila. Mga ugat na nagpayabong sa puno, nagsimula rin yan sa bingin. Ilang paniniwala sa sariling abilidad ay ang susi na mabuksan mo ang pito ang hinangat ngayon. Yan nga mga kapatid, no? Napakinggan na natin, no? Kaya props dyan kay Balasubas. At syaro din kay Mike Cosa, mga kapatid, no? Check nyo na sa Spotify, Conflict Bigaten plus MK sa mundong ibabaw. Okay guys, meron na silang kanta sa Spotify, no? Syaro dyan. At syaro din kay Mike Sweep, no? Malapit na tayo makumpleto as bagan sa sunugan. Yan. 20K. Wow. So abangan natin tong pasabog ni Mike Sweep, mga kapatid. Kaya hintay-hintay lang tayo. At shoutout pa rin dito sa mga ano natin, kay S-Pipes, no? Sabi ni S-Pipes, nakaka-good vibes nga yung asara ng Baby Boys at ni Choco Melon. Ewan ko sa iba. Sa iba't iba, galit na galit. Ako, na-enjoy ako eh. Mas maganda yung ganyan, na-enjoy tayo, di ba? Para ano lang, peace lang sa lahat. At syara ni kay DJ Med Messiah, maraming beses na natawag na terorista at kung ano-ano, pero ngiti lang ang binabalik sa mga mapanghusga. At nakangiting sinambit na ako si DJ Med Messiah, taas noo na taga Dato, Piang, Maguindanao, Bangsamoro. Yan, syara sa'yo prabang utol na DJ Med Messiah, napaka bait at napaka lawak ng kanyang kaisipan.
At shoutout din dito sa Kalmado Part 2. Ano, featuring Ron Henley and Ryan, official music video is out now. So nasa YouTube na yan, mga kapatid. Suportahan pa rin natin. At shoutout pa rin kay BF Pro GK Ibarra, no, sabi niya, sa isang sulok ng maliit naming kwarto, nakapwesto ang aking mga instrumento. Diyan huling dumadaan ang mga naisulat ko para maging isang ganap na kanta. Hindi man kagandahan ng mga gamit ko katulad ng mga iba na meron, eh sinisiguro ko naman na laging papalagto. Wow, ayos yan ha. Congrats doon ha, congrats. At shoutout din dito, mga kapatid, syempre, kay Patrick, o kilala natin Tiny Montana. Syempre, kung may scene na ako sa mga kasama ang mga ilang OGs na Marikina, kailangan makasama ko din ang mga bagong sibol na artist, no, na ang mga home ground namin. Kahit anong klase pa ng rap ang ginagawa mo, basta pag nagtaga dito ka, pag taga dito ka, you know, taga dito ka. Salamat kagabi. Yan. Para dyan, utol. Yan. At meron siyang sample ng video clips, no. So, tignan lang natin, silipin natin, ibalita natin yung kanyang music video. Yun nga, mga kapatid, no, nakita na natin. At yan po muna yung mga balita ko, no. At pagpasensyahan nyo na ako dahil siyempre kung ano ang mainit na issue, doon tayo nakafocus, Baby Boys and Bastee, no. Props pa rin sa kanila. Kung sino man yung may mga magagandang post at may mga ibabalita, ay babalita natin. Kaya maraming salamat sa lahat na nag-subscribe at magsusubscribe pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Basta lagi nyo tatandaan, mga kapatid, ang tao nagtatanim ng masama ay aani ng masama. Kapag nagtanim ka na mabuti, aanim ka na mabuti. Dahil ang taong nagpapakumbaba ay siyang tinataas. Ang taong nagmamataas ay siyang binababa. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all, mga kapatid. Ingat!